Magandang araw po. Mentre mag-share lang tayo ng ito, yung daily activity natin sa dito sa Bukirin. Ito. Atid ng pagkain ng baboy, linis ng kulungan niya. Tapos konting kamay-kamay dun sa garden niya. Kung makapansin niyo po, bago na po yung rice hull niya. Ayan po. Pinaputa natin siya ng rice hull natin. Ayan. Napakaganda po ng rice hull talaga sa kulungan ng baboy. Walang amoy yung baboy. Walang amoy yung kulungan niya. Ayan nga po. Tulad yan. Bago na naman. Nabubulok pala siya. Kailangan pala siya kulitan. Every 2 months. Kasi nabubulok din pala siya. Nabidecompose. Tulad yan, bagong dala na naman natin yan, bagong hapon. Oh. Ayun, ayun lang yung... Ay, hindi. Napakaganda po ng rice hull sa kulungan ng baboy. Wala pong amoy yung kulungan niya. Kita nyo po yung baboy natin, malaki na. 4 months na po yan. Magpo 4 months na po ngayon, February 8. Ready na po ano yan. Pwede na natin siyang paupahan or ano, pagbuntisin. Dahil mature na po yung 4 months. Kita nyo po yung pagkain niya yan. Tahip lang po yan, mga porridge na mga kanin-kanin sa bahay. Wala po tayong gasto sa pagkain niya. Bali ayan, tapos na tayo sa ano, pagpapakain. Dito naman tayo sa garden. Dito naman tayo sa garden, bago tayo bumaba doon. Bali, tapos na tayo sa pagpakain ng baboy. Dito naman tayo sa garden. Kaso tayo dito sa garden. Bali, ngayon, schedule ko po ng ano. Kasi dito, meron po akong schedule ng mga application ng mga organic na pataba sa halaman natin. Bali, ngayon, Lunes, ang schedule niya po ay ito. Itong fish amino acid. Ito po. Papakita ko po sa inyo. Ayan po yung parang baguong. Ayan po yung pinerment natin na hasang ng mga isda. Bali ngayon Lunes, schedule niya is itong amino acid. Bali, titimpla lang tayo. Sa 1.5, ang nilalagay ko dito is 4 na takip. Dito po kasi, talagang organic po yung mga ginagamit natin sa halaman natin. Katulad nito, may schedule, sinabi ko nga sa inyo, may schedule ako ng application ng mga organic natin na pataba sa halaman. Pag Lunes, amino acid. Pag Miyerkules, lactic acid. Pag Sabado naman po, doon tayo nag-i-spray ng organic na sprayer natin, organic na insecticide natin. Bali ito, ganito lang po. Bali, 4 na takip po. Sa 1.5, disclaimer lang po, aking formula lang po itong 4 na takip, pero dahil organic naman siya, eh okay nang naman na sumobra-sobra po kayo. Bali dito sa isang 1.5, ang nilalagay ko lang po dito is 4 na takip. Tapos ibubuhos nyo lang po ito sa mga halaman nyo or sa mga gulayin nyo. Dito po. Samahan nyo po ako. Samahan nyo ako. Ibubuhos. Ididilig na natin ito sa mga gulay natin. Dito po. Ibinidilig lang po natin yan sa mga katulad nito. Kita nyo po yung talong natin. Ayan.
siya pong ibubuhos ko sa dahon, yung amino acid. Kasi malalanta po o masusunog po yung dahon ng mga halaman. Direktan nyo lang po siya dun sa puno. Tulad po niya. Nirerekta ko lang po siya sa puno. Yan po. Huwag na huwag nyo po talagang ibubuhos po sa dahon dahil mamamatay. Kita nyo po yung aso natin, no? Johnson. Gustong-gusto niya yung ano, kasi amoy bagoong puto. Kung maamoy niya po itong amino acid. Ito yung hasang ng dahon na pinermente natin sa aso. Bali sa paggawa po pala nito, hindi na tayo nag-record ng video ng paggawa nito. Dahil marami naman pong YouTuber na gumagawa na ng ganito. Tingnan nyo na lang po yung mga YouTuber na mga gumagawa ng mga gantong liquid concoction. Bali ganun lang po. Ayan, no? Every week po ang application nito. Ngayon po schedule niya, Lunes po ngayon. Ang schedule po natin dito is itong amino acid. Ayun lang po talaga ang ano nito. Wag niyo po talaga ibubuhos sa dahon. Dahil malalanta po yung dahon. Irekta niyo lang po sa puno. Tulad po nitong talong natin, no? Malapit na po natin siyang i-pruning. Ayan po. Bali, ayun lang po yung paggamit nitong lactic acid. Huwag niyo pong ibubuhos sa dahon dahil mamamatay po yung halaman nyo. Diretso na lang po sa ugat niya or sa puno niya. Bali, ayun. Sa 1.5 yung tatlong hilera ng talong natin, tatlong hilera ng talungan natin ang nalagyan natin, tsaka yung okra. Bali ngayon, ang sunod naman na ginagawa ko dito, pag akyat dito is tinitingnan ko yung mga ano ko, yung mga pananim ko, kung may problema ba. Tulad po nito, ito po yung sitaw natin, no? Ready na naman po tayo para maggulay ng sitaw. Ayan po. Ayan, inspection lang po sa mga pananim. Ayan po yung daily routine ko dito. Siguro mamayang hapon mag-harvest tayo niyan para gulayin. Ito po yung pechay natin. Kung maalala niyo yung pechay natin noong nakaraan. Ang dami nito, pero naunti-unti na nating hinarvest. Kaya kaunti na lang sila. Ayan po sila. Oh. Pinamigay natin yung iba. Yung iba. Ayan. Bali ngayon,
pipitas ako ng ilang piraso kasi meron tayong kapitbahay na nanghihingi. Bibigyan natin. Meron tayong kapitbahay kasi na nanghihingi. Bibigyan natin. Eh marami naman to, tapos araw-araw na tayong nagugulay nito. Patikimin naman natin yung kapitbahay natin. Bali, ito na po yung na-harvest nating petchela. Bibigay natin doon sa kapitbahay natin na nanghihingi. Ito na po siya. Biruin nyo po, oh. Yan po yung organic. Mga liquid concoction ang ginagamit natin dito. Katulad po ng ginawa natin ngayon, schedule po ng amino acid. Fish amino acid. Tapos, ang pinaka-final na ginagawa ko dito is yung napier. Kumukuha po ako ng napier para sa baboy natin. Bago tayo umuwi, nagisa natin siya ng napier. Bali, ito po, sumibol na yung bagong second batch ng itatanim nating pechay. Ayan po yung second batch na itatanim nating pechay. Ayan po yung, pangbenta ko na. Susubukan ko magbenta ng pechay. Tumubo na pala. Tingnan nyo po yung napier natin, oh. Napakalaki na po. Dalawang buwan pa lang po yan. Pero napakalalaki na po. Yan po, oh. May kita nyo. Dami na nila. Dito po sa amin, sa Inunangan, Southern Leyte, wala pa pong masyadong nakakilala nitong damong ito. Sabi nila, tubo daw. Sabi nila kung ano-anong tawag nila. Hindi pa po nila kilala. Pero, dahil dito parang tayo pa lang yung nagtatanim. Katulad yan, mabuti na lang din na hindi nila kilala kasi baka mamaya pag nakilala nila, manguha sila dito. Dami pa pong hindi ka nakakilala nito dito sa amin. Medyo hindi pa po sila sa, familiar sa mga gantong, Ang purpose ko po talaga nito is padamihin po to dito. Kasi bala ko balang araw is magdagdag tayo ng alaga dito. Baka man o kambing. Kasi ang pinakadabis talaga pag nagbabala kang mag-alaga ng mga hayop, unahin mo muna yung itanim, yung magiging source ng pagkain nila katulad po nito. Wala pa man tayong alagang hayop o kambing o baka, nagpaparami na tayo ng pagkain nila. Para kung sakaling meron na tayong alaga, hindi na tayong mga problema sa pagkain. Katulad po nito. Ito'y dalawang buwan pa lang po, pero tingnan nyo po kung gaano nakalalaki. Dito po, araw-araw na po akong nag-harvest ng dahon niya para ipakain sa baboy natin. Tuwing bago tayo umuwi, bago tayo bumaba ng bahay, hinagisa natin siya. Ito po yung last na ginagawa ko dito, daily routine. Nagdadala po, nag-iiwan tayo ng panghimagas ng baboy natin.
Yan po yung na-fear natin, kung maaalala nyo po doon sa video ko nung nakaraan. Ito'y 2 buwan pa lang po, pero napakarami na. Dito po, hindi pa po kilala ng tao to. Pero mainam na rin na hindi nila kilala. Kasi nga, kung baka pag nakilala nila to, pagkukunin nila. Kasi dito, medyo trespasser pa yung mga tao. Pechay, ready for planting ka na ha. Stay put ka muna dyan kasi medyo busy pa si father mo. Abudik, panghimagas. At saka kami bababa na. Yan po. Ayan oh, kita niyo po kung gaano ka gusto ng baboy natin. Bali, ayan po yung daily routine natin dito. Pakain ng baboy, konting himay-himay doon sa mga gulay natin. Tapos last na ginagawa natin bago umuwi, nagisa natin siya ng napier. Bali yan, pababa na tayo. Ayun, bit-bit ni camera woman yung pechay na ibibigay niya doon sa kapitbahay natin na ano, na nangihingi. Ayan oh, yung bahay na yan. Ajo, ye Judith. Dialag pitchay imong ko ano? Dili. Hatag na na. Go lagi, hatag na na. Keron ka tilaw po ka ba? Keron ka tilaw po kag pitsay. Thank you. Hatag ito ni. Oh. Salamat ka, Ajo. Kapo diay. Ha? Kapa. Anay, salin lagi. Mao bitong gagmay na kay. Mao man nagmasalin. Salin. Oh. Salamat ah. So, bali ayun lang po, nag-share lang po tayo ng video o activity natin sa araw-araw dito sa Bukirin. Salamat sa panonood.